Hello guys, so welcome back again to my channel. This is Nip TV. Sa ngayon guys, meron akong isi-share sa inyo na isang DIY uli. Ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng bulb tester or light tester. So parang simple circuit lang siya guys na pwede natin siya magamit pang testing sa mga mga appliance natin o kaya yung mga electronic gadget natin na merong short. Malalaman natin kung may short ang ating mga kagamitan na isasaksak natin sa ating outlet. So bali gagamit lang tayo guys nito ng electric cord. Ito bali ko lang ito, kinaaway ko lang to sa mga lumang mga extension cord. Tapos nagamit tayo ng, bahala na kayo guys kung ilang gang ang gusto nyong, ito 3 gang kasi ito eh, tatlong butas, pwedeng dalawa lang, pwedeng isa, depende guys sa i-design ninyong bulb tester or light tester. Ito kasi iibahin ko yung design, mamodify ko to, kaya itong ginamit ko, tatlong butas. Tapos gagamit din tayo ng switch. Ayan, switch at saka siyempre yung ating bombilya. Okay, so kung bago pa lang kayo guys sa akin channel o napadaan na kayo sa channel na to, paki-subscribe na lang guys sa akin channel, Nib TV. At saka paki-sabay nyo na rin press yung notification bell para ma-update din kayo sa mga bago kong mga video. At isa pa pala ang kakalangan natin guys, itong ating plug. Ito yung kong design guys, kasi marami na rin gumagawa ng mga light tester. Dati nakagawa ko ng mga matagal na panahon light tester na simple lang. Ngayon gagawin ko parang i-modify ko para medyo maiba naman. Ito guys, bali nabili ko lang to. At saka ito, wala kasi akong mga lumang ganito. At saka ito. Kung meron kayong mga lumang ganito guys, pwede nyo gamitin yon para hindi na kayo gumastos. Bagay nag-assess ko rito mga nasa kulang 300 lang ata to. Siguro mga 300, 350 ganyan. Ito kasi dati na to meron, so nakatipid na ako rito. Tapos itong bombilya, binili ko lang yung bombilya kasi wala na akong yung 100 watts dati na bombilya. So ito, baling rating nito guys 100 watts. Ayan. Mas maganda kasi guys, mas mataas yung wattage na gamitin natin sa ating bulb tester or light tester para medyo medyo kwan siya, safety siya sa mga kwan natin, isasaksak natin ng mga equipment. Okay, so bago tayo mag-upisa guys, isa muna ang mixing intro. Okay guys, ito pa pala, nakalimutan ko kanina. Pumili na rin ako nito. Kasi ang gagawin kong design ay bali dito ko na isasaksak. Kasi marami na rin guys gumagawa ng mga ganitong tester, mga light tester. Yung iba, meron sila yung parang junction box na plastic na ginamit. Tapos meron silang socket
para sa bumbilya. Ito nila pinilagay sa loob. Yung iba naman. Kanya-kanyang design na lang, guys. So, ito ang naisip ko. Para hindi na ako maghanap ng sakit sa bumbilya. Ito na lang gagamitin ko. Dito ko na lang isasaksak yung bumbilya. Tsaka dito ko isasaksak. So, meron lang tayong gagawing modification dito. Mamodify natin kasi hindi naman pwedeng nakaganito. Kasi mangyayari niyan, guys. Pag on ang switch natin, iilaw na kagad yung bulb. So, nakaparal siya rito. So, parang useless di siya maging tester. Kasi kailangan ito nakaseries sa isang line natin. So, tara guys, umpisa na natin para maipaliwanag ko rin sa inyo mamaya kung paano ang gagawin ko. So, kung titignan natin guys, yan o, magandang klase rin siya pala, matibay. Basta gawang Omni, okay talaga eh. Hindi ako guys nag-advertise ng brand na. Bahala kayo guys kung anong gusto nyong gamitin. Nagkataon lang ito lang yung nakita ko kanina sa hardware. So, nagustuhan ko siya kasi matibay na style siya. Yan. Basta ang kahit anong brand gusto nyo gamitin guys, walang problema yon. Basta piliin nyo yung medyo matibay-tibay para tatagal siya kung gagamitin nyo yung ng matagalan. Ito may tornilyo pala sa rito sa loob. So hindi naman natin magagamit to kasi ang gagamitin yung style, nakaganyan lang siya. Tapos may switch, may wire, ganun lang. Hindi natin sa ipipirmi sa isang, halimbawa, isang board. O ano, kasi gusto ko portable, pwede ko siyang bitbitin kahit saan ko dalhin. Okay guys, so ganito mangyayari niyan guys. Dito natin papadanin yung isang AC line, tapos siyempre itong kakabit natin dito, no, dito. So siguro magtataka kayo paano magiging kuwan ito para magiging kuwan siya series. Ganito guys, teka, papaliwanag ko muna sa inyo bago natin pisaan to. Kunin natin yung board natin, whiteboard, para makita nyo. Okay, ito yung tsura nya, no? Drawing muna natin siya guys. So yan siya, meron siyang ganyan. Tatlo. Parang ito yung butas na guys, ha, yung sa saksakan. Ito. Dino-drawing ko lang. Ayan. Ayan yung sa labas na guys. Tapos ito, sasaksak natin to rito. Diyan. Kasing plano kong design, yung sinasaksak ko lang yung bulb dito. Para pag hindi ko na siya gagamitin, tapos na ako mag test, hindi ko na kailangan mag light tester, pwede ko siyang tanggalin tapos itabi ko yung bulb para ma-protectionan. Kasi yung nakita kong ginagawa ng ibang design, meron sila yung parang nilagay na enclosure para protection siguro sa bulb. Okay, maganda rin yun guys, kasi lalo na kung medyo malikot-likot ka at mahilig kang galaw na galaw, baka matabig mo yung bulb, babasag. So sa akin naman, hindi naman ako ganun. Masyadong magalaw. So tama na sa akin yung ganito. At kung hindi ko na kailangan, tatanggalin ko lang yung bulb, tago ko. Lagay ko sa safe na lugar, safe na place. Okay? So ganito yan guys. Pag binuksan natin, ito yung loob niya, no? Ito drawing ko rin yung loob niya muna para maintindihan natin. Ayan. So parang ganito siya. Ito corresponds to this. Ayan. Ayan. Kukopyahin na lang natin yung drawing. Tapos may ganyan. May yung kabitan ng yan, yung may tornilyo. Tapos may ganito ulit. Ayan. Kabitan ulit ng tornilyo. Oh. Tapos, may ganito na naman siya.
Tapos sa kabila naman, ito naman siya. Ayan. Kabitan ng tornilyo. Ayan. Ayan. Oh, sorry. Palaki. So. Okay, ganyan guys, itsura niya. Ano? Ito, ang loob. Okay. Medyo ano natin, parte. Ayan. So, yan siya. Tayo na lang natin para medyo mas kita. Okay. Yan. Ito yan, corresponding sa dyan. Ito. Ito yung loob. Sa labas niya, ito yon. Ito naman. Ito yon. Sa labas, ito yung loob. So, parehas na parehas, no? Drawing natin. Ito yung... Dito kinakabit yung AC line galing sa labas dito sa butas. So, ganito mangyayari niyan. Okay. Dito natin i-connect yung isang AC line dito sa kuha na to, no. Ito sa bali ito walang connection to, ha. Oh, kanyan isang linya yan para sa isang AC line. Ito naman isang linya na to para sa isang AC line. Kabit dito yung AC, no? Ganyan. Kunyari ito yung cord natin na 220 volts AC. Okay. Ang kuha nito, ang ibig ko sabihin na gagawin ko tong kuha, iibahin ko yung kuha niya kasi kailangan ang connection kasi dapat natin ganito yun eh. Ganito lang guys yung logic nyan ng tester na to. Halimbawa ito no, 220 volts AC. Volts AC. Siyempre ganyan yan, diba? Ito yung isa. Bali 110, kaya 220. Tapos, may switch. Meron tayong switch dito. Itong switch natin. Yan, switch. Tapos, ito na yung ilaw natin. Ayan, ganyan. Diba, dalawa yung terminal ng sa bumbilya natin. Ayan, ganito. Ito yung sa bulb natin, yung dalawang terminal niya, bali ito yung sa gitna tsaka ito sa labas. Kung titingnan natin din sa socket, ito yun sa gitna tapos ito yung sa gilid, ito sa labas. Yan, makaganyan siya. Okay, so papaliwanag ko muna sa inyo yung principle nito kung bakit kwan siya tester siya. Kasi, di ba ito, no? Ayan, dito. Connection. Sa normal na connection ng ilaw, ganyan lang, guys. Linya. Line, what? One line or line one, line two. Gawin, tawagin lang natin ito, line one, tsaka line two. Line one to switch. Tapos, switch to lamp or light. Then, light to another line. So, pag kinlose natin itong switch, binaba natin to. Siyempre, kakaroon ng contact. Didikit. Wala na yata ang tinta. Ayan. Didikit. Okay. Okay. Ayan. Iilaw yung bulb natin kasi nakadiretso yung kuryente. Tumaan sa dyan, tumaan sa ilaw, naturally ilaw yung bumbilya natin kasi nagkaroon ng continuity. Ibig sabihin nagkaroon ng closed circuit. Kanina open kasi may switch.
Yan, nakaganyan. So, walang contact, hindi ilaw. Pag binaba natin tong switch, pinagdikit na dito, iilaw ng bombilya. So, ganyan guys ang principle nito, itong tester na to. Napakasimple lang. Ngayon, isipin natin na nakakonect na yan. So, paano siya magiging tester ng mga short circuit? Ganito guys. Dito, ito yung kwan. Dito natin gagamitin yung ating... So, halimbawa, meron kayong appliance na isasaksak na may short. Halimbawa, yung laptop mo may short o yung radio mo o stereo mo may short. Hindi mo alam. Di ba, minsan meron tayong naisasaksak na hindi natin alam na may short. Pag salpak natin, boom, puputok yung ating appliance, di ba? Maraming beses nangyari yan. Halimbawa, wala tong tester yung natin sa dingding. Di ba, minsan nakakaranas kayo o meron kayong nakikit na babalita na sinabi, oh, sinaksak ko lang yung kwan ko ha. Pumutok. Ibig sabihin may short yon. So, kaya pumutok yon kasi dumirektan lang yung, halimbawa, ito yung ating kwan. Ito yung sa pader natin. Di ba, may ganyan yan. Sinaksak mo dyan, halimbawa, ganyan o. Pag may short yung sinaksak mo, bibigay yung ating circuit breaker. Kaya pumuputok, bumababa yung breaker natin. Ngayon, kung yung ginagamit nyo pa yung lumang style, yung diffuse pa kayo, yung may fuse na ganyan, yung sinasalpak, puputok ang fuse para maprotektahan yung buong circuit. So, sa mga ginagamit ngayon, may circuit breaker. So, yun ang bibigay. Yung circuit breaker, yun ang bababa. Kaya mangyayari nun, titsikin nyo muna kung ano yung problema, bakit nagkaroon ng short. Ngayon, alibawa, tinest nyo yung, dito nga yung dahilan ng pag-short, yung sinaksak nyo. Tanggalin yun. Tapos sa kanya ibalik yung, yung breaker. Magkakaroon na ulit kayo ng kuryente. So, sa tester na to, parang ito yun. Alibawa, meron kang sinaksak rito na isang bagay na, alibawa, ito. Electronic, alibawa, yan, Electronic equipment mo. Ito yung plug nga. Yan. Ayan. Hindi mo alam yung short ito. Sinaksak mo. Ngayon, imbis na puputok itong sinaksak mo na equipment, iilaw na lang siya. Kasi anong nangyari sa short, parang nagkaroon siya ng continuity. Nag-short yung plug, yung socket mo, nag-short eh. So, ibig sabihin, pag saksak mo dyan, nagkaroon ng continuity yung kuryente. Okay. So, mangyayari, imbis na itong masisira yung appliance na sinaksak mo, tutuloy na lang yan dito sa ilaw. Kaya, iilaw na lang yung bumbilya. Ngayon, malalaman mo ngayon kung may short ito kasi iilaw yung bumbilya. So, gagawin mo, siyempre, alam mo na may short yung equipment na yan. Anong gagawin mo dyan? Papa-repair mo, di ba? Papaayos mo. O at least, nakasave ka. Hindi siya pumutok sa... Hindi pumutok dito sa ano niya, sa internal ano niya. So, ang gagawin mo, pag umilaw to, ibig sabihin may short ito, papagawa mo na yung gamit mo. Kung TV man yan, o electric pan man yan na may short. So, yun lang guys, ang maiksing paliwanag dyan, kung ano yung working principle nitong light tester na to. Okay? So, sana guys, na naunawaan nyo yung ibig ko sabihin sa simpleng paliwanag, basta isipin nyo lang kung lang ito, isang simpleng simpleng ganyan lang, linyada lang sa ilaw na may switch. Yan. Kinose natin ang switch, tatakbo yung kuryente, iilaw siya. Ngayon, para maging tester siya ng mga short, pwede nating putulin dito. Magkabit tayo ng ito yung gagawin natin na project. Kahit na yung single yung one gang lang na yan. Pag nagkaroon ng short ito, siyempre ibig sabihin pag nag-short, ibig sabihin may nagdikit, di ba? So pag nagdikit ito, kakaroon ito ng continuity. Iilaw yung mobilya, imbis na puputok yung kan. Okay guys, so
Tuloy na tayo sa ating project. So, ito na lang mapapaliwanag ko sa inyo. Kasi since ang tsura nito ay paganito, pag naglagay tayo dito ng AC wire, sa kabila, tsaka dito, magkakaroon ng ano rito, kuryente rito sa kwa natin. So, iilaw yung bobina natin. Kasi dapat ang style nito, nakasiris siya. Tuloy tayo guys, dapat ganito mangyayari niyan. Alam mo, ito yung AC line. Tapos ito yung pagsasaksakan natin. Dapat kasi dapat ganito ang forma niyan. Yan. Kasi dapat nakasiris lang yung ilaw natin, hindi siya naka-parallel. Ito kasi connection na ito, parallel eh. Kasi dalawang AC line yung pinag-connecta natin eh. So dapat yan, kaya na forma. Ito yung bumbilya natin. Ayan. Ito halimbawa yung bumbilya natin. Ayan. Tapos ito, dapat ganyan. Tapos, isang AC line, dire-diretso lang yan. Nakakonek yan dito sa ito. Ganyan. Dapat ganyan lang yan, no? Yan. Isasample na lang natin itong tatlo na to. So dapat ganyan. Eh, kaso nga, ang arrangement kasi ng butas, pag ganyan, hindi naman natin pwedeng i-ganyan natin. Kailan talaga nakaganyan. So, mo-modify ko lang siya. So, dito, ang gagawin natin dito, para maging parang ganyan na itsura niya, ang gagawin natin, eto, ika-cut off natin to. Yan, parang ganyan ang forma niya. Cut off. Tapos, dito rin, cut off din dito. Ayan. So, ito, naka-isolate na to, no? Okay. Buatan, pen. Nakuha ko pala, wala rin tinta. Tensya na kayo guys ha. Nakuha ko kasing wala rin tinta. Okay. So, ganyan na magiging kanyan, tsura niya. Pwede lang natin. Ito, since ito ay na-cut off na tsaka dito, ang gagawin natin, ang isang AC wire ito, dito natin kukunik. Ayan. So, ibig sabihin ito, meron siyang may dadalo na kuryente dyan. Ito guys, hindi magkakunik yan. Ha? Sa loob. Ito, lalagyan natin dito ng jumper wire. Siguro kukunik natin siya rito. Dito. Yan. Kukunik natin siya dyan. Kasi ito, ang gagawin natin, dito natin kukunik ito. Yan. Okay. So, ito, sa supply niya, ito lang. Itong butas na to. So, ibig sabihin, pag ganito yung ang kwan, yan, sasaksak natin dyan. So, ito, magkakaroon ng supply galing dito, sa isang linya. So, tapos ito, yan, pag ina natin, parang imaginary na lang, kunyari ito, ganito maging itsura niyan. Burahin natin to. Ganyan na siya, no? Walang mga tinta yung mga... Ayan, ganyan mangyayari. Tapos ito, ito yung lagay ng wire, AC line. Tapos putol sa dyan, ano? Ito yung pangalawang butas, ito. Ayan. Nakakonek sa rito. Sa lagayin uli ng tapos ito. Yung uli. Ayan.
Tapos ito yung naka-person na to. Dito natin siya kukunik. Ayan. Tapos ito yung isa yung lagayan ng tornilyo rin sa isang AC line. Tapos ito yung pangalawang butas ng socket. Lagayan ng tornilyo. Okay. So ganyan ang kanya. Ang mangyayari niyan, dito yung isang AC, connect natin dyan para magkakaroon siya ng kwan. Tapos eto naman, tawid siya rito para magkaroon na siya ng connection doon, pero cut off siya rito kasi dapat itong butas na to hindi naka-connect dito, para walang kwan. Ayan, yung isang AC naman dito natin kukonek. Ayan, line 1, line 1, line 2. Okay, so magiging ganyan siya. So pag ganyan, kasiris na siya rito, diba? Ayan, bali nakasiris na siya dyan. Tapos ito naman, may sarili siyang supply. So, kung halimbawa, meron tayong dito, no? Alin man dito, dito natin pepesto yung ating bulb. Kasaksak. Alin may saksak natin dito na merong short. Halimbawa, dito tayo nagsaksak, may short, ganyan. Halimbawa, nagkaroon ng short, sinaksak natin dyan. Ayan. Magkakaroon ng continuity na. Kasi nga mangyayari ganito, tatakbo rito yung isang 110, tutuloy siya rito dahil nagkaroon ng short, papasok siya ngayon dito, may continuity na. Itong bulb natin naka-series, parang ganito mangyayari niyan. Tapos nagkaroon siya ng connection, at dito yung parang nandito yung, imagine na ito yung paan ng ating ano, ng ating bulb. Yan, nakaganyan. Okay guys, malabo ba? Mamaya guys, papakita ko sa inyo pag in-arrange ko na. So ito yung plano natin, diba? Dito natin kukunik. Ito kukunik natin dito. So ito na yon. So ito na siya, ganito itsura niya. Kung i-imagine natin, para maging series siya, kasi nakaganyan siya ngayon, yun. So, kung i-imagine natin, kunyari, ipinihit natin siyang paganyan, para ito, isang line niya, tapos, itong, yung pang, ano natin, dito naman siya. Yan. So, ganito maging itsura niya. Ito. Yan. Gaya na sinabi ko, imagine natin, ito, ginano natin. Ginano natin siya, kunyari, ginano natin. Imbis na nakaganyan, ginano natin. So, ganito maging itsura niya. Eto, nawala na yung dito, ito yon. Nalipat dito. Imagine na nalipat natin ganyan. So, ayan na guys, ang itsura niya. Nakasiris na siya ganyan. Ito yung line na kukonekta natin. Ito. Since dito siya nakakonek, okay na. So, meron na tayong supply dito. Tapos, pinit natin ganyan. Series na siya kasi connected na siya rito. Sa line na yan. Kunyari, wala pa yan, wala pa tayong nilagay yung short. So, ganyan siya. Tapos ito, yung kinag natin to, yun pa rin siya. Supply pa rin dyan. So, hindi pa siya iilaw guys, kasi walang short eh. Ngayon, magte-test na tayo. Ilagay natin yung short. Alam ba, dito, i-connect natin dito yung short. Tapos, switch on natin. Pag switch on natin, siyempre tatakbo na to, may ano na rito, may continuity na, tapos may short, tatakbo na yung kwan dito, iilaw na yung bulb natin. Okay guys, nag-gets nyo? So,
Pasensya na kayo ko, medyo kwan kasi ito yung ginawa kong design. Pero sa design ng iba, hindi kayo malilito kasi simple lang ginawa nila. Hindi sila gumamit ng ganito. Ginawa lang nila yung iwala yung ano, yung socket. Dito nakalagay siguro ganyan yan. Tapos kinonect lang nila yan dito nakasiris sa isang line. Ito, ganito ang ginawa ng iba eh. Meron silang nakakonect dito. Tapos kinonect nila rito, tapos isa dito. Kanya-kanya design eh. Kasi sa akin ganito, gusto ko dito ko ilalagay. So, yan ang naging resulta. Okay guys, umpisa natin, gagawin na natin to at papakita ko na sa inyo. Babalikan ko na kayo guys pag naayos ko na to. Papakita ko niya sa inyo kung ano itsura sa loob nito mamaya. Okay guys. Ito guys, ito na yung kanyang itsura. Ito, ginawa ko, pinutol ko to. Tapos binaluktot ko pa ganun. So, walang, ito ngayon. Bali, walang connection to ngayon dito. Putol yan. Ito naman, pinutol ko rin dito. Yan o, putol dito. Kinunay ko siya rito. So, parang magiging, ano siya. Ganyan. Yan, parang, imbis na nakaganito, imagine nyo na lang inikot natin ng paganyan. So, itong terminal na to, parang nilipat natin dito. So, kumbaga sa drawing, ito, nawala na siya rito. Imagine lang natin na, siyempre sa actual, nandito po siya talaga. Yung ibig sabihin, yung parang ginawa natin, inikot lang natin to. Kaganyan siya, inikot natin ng pagganon. So, ito na yung nandito na itim, yung sa, yan, sa butas na to. Pag igagano natin, imagine na napunta na siya rito. So, connected na siya rito ngayon sa kwan, series na siya. Yan. So, bali yung mangyayari ganito. Dito, lalagyan natin ng supply. Isolated siya rito kasi putol siya. Bali dito sa takbo. Yan. Sa isang paa ng ating socket. Ating kwan, bumbilya. Tama, socket ng bumbilya. Tapos, etong isa na to, di ba nakaganyan sa dyan? Ito yon takbo rito. So, parang nagkaroon na siya ng series connection. Parang ganyan na siya. Ito yung line 1. Dito natin kukonect. Line 2. Dito. Yung sa line 2 dito, siya mag-supply dyan. Yung sa line 1, ito lang supply niya. Ito kasi nakaseries naman siya. Parang ganito nangyari niya. No? Nakaseries siya dito sa ito. So, okay guys. So, sana nalinawang kayo dyan. Tuloy natin guys. Susunod natin gagawin eh, kabit muna natin tong ating kwan. Sunod natin, switch. Dito. Dito natin kukonect tong isa. Ang isa dito. So, balatan na natin. We'll be right back.
Dapat meron dito. Okay. Ito dapat wala. Ayan. Wala rin. Dito lang. Ayan. Kasi nakasiris. Nakasiris tong panasakit natin dito eh. So, ito guys. Lagyan natin ng glue yung kwan. Ayan. Yung pinagdugtungan natin. Kasi parang insulation niya na yan. Ayan. Okay. So, bali ito guys. Pang light test lang talaga to. Hindi siya pwedeng gamitin na normal na ano. Pwede, pero yung parang normal kwan siya, tawag dyan, outlet. Pwede, pero may dudugtong tayong isang wire. Yan. Kasi pag halimbawa, tinanggal mo na yung bumbilya, wala nang continuity. So, parang putol siya. Okay, patuyin ko muna bago natin takpan. So, yun lang naman ang kanya. Simple lang. Medyo modified design lang to kasi yung iba kasi, iba rin mga style. Meron silang style naman nila yung bumbilya naka pandun sa loob ng box. Sa akin gusto ko yung nakalabas lang ganyan. Kasi madali naman siyang iligpit eh. Bunutin mo lang sa socket. Tapos lagay mo na sa safe place. Para hindi siya madaganan o mabasag. Okay. Itong switch. Gusto ko mga ang ganyan siguro. Para pwede siyang ilaro-laro. Habang okay. Switch dito. Pwede natin kapitan ng ano rito. Ng clameter. Naman ganito siguro distansya sa switch. Pwede na to. So, puputulin natin to rito. Guys, ito na, nabuo ko na yung switch. Ito. Nilagyan ko lang siya ng kwan, glue. Para mag ano lang siya. Steady lang yung wire dyan, hindi lulundo rito palabas. So, ito yung kanina. Nilagyan ko, di ba, nilagyan ko rin ng ano, ng tawag yan ng glue. Okay, so sasarado na natin to guys, tapos titestingin natin. Pero test muna natin guys. Test muna natin yung kuha natin dito. Bago tayo mag-test. Okay. So test natin. So, itong connection natin, yung isang AC wire, dito natin sa kinonek sa isang terminal ng ating paglalagyan ng bulb. So, dapat, ito, kasi since this is disconnected, ito disconnected din dito. Dito lang tayo nag-connect para magkaroon na siya ng kuryente papunta rito sa isang terminal. Tapos, isang terminal natin na yung katapat ng bulb natin dito putol na rin, pinutol na rin natin tong connection dito, so naglagay lang tayo ng yan nung wire dyan, nagtap tayo ng wire papunta rito, parang ganito guys oh, yung ginawa natin sa drawing. So parang lalabas na series lang yung bulb natin kahit na ganito ang pwesto nyan, pag ganito ang pwesto ng kuha natin,
tingnan natin ha. Ito. Kahit pa ganito ang pwesto niya sa ano, sinaksak natin. Pero parang nakasiris yan kasi putol siya rito, naglagal natin. Parang ganito ang ginawa natin. No, parang imagine niyo na wala na to rito na inikot natin pa ganyan. So parang kunyari nandito na siya yan. Okay? So kailangan ito. Wala na dapat connection dito. Kasi ito no. Dapat wala siya rito. Okay guys, so wala. Okay, wala. Tapos ito, wala din dapat. Yan. Yan. Kasi naka-series to eh. Ngayon, pag dito natin inano, yan, dapat meron na to. Yan o. Okay, meron na. Since connected naman to, meron na yan. Okay. Dito wala pa rin yan. Okay. So, okay guys. Ayos na yung connection natin. So, ito yung switch natin. Sasarado muna natin to guys. Sarado muna natin. Bago na. Testingin natin yung test light natin. Bulb natin. So, okay. Ayan. Okay na rin kasi may insulation na siya. Yung ginawa natin na kwan. Talagyan ko ng mga glue. Pag naka-off, yan, wala. 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 Ngayon, pag, since, eto, kinanik natin dito, para mag-series, so siguro to, dapat meron to. Ayan, meron. Ito, wala. 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 Ngayon, pag dito, meron to dapat. Meron din dito. Okay. So, kagandaan nito guys, ito mo, flexible siya. Kahit ganun-ganun mo lang siya. Yan. Ngayon, kung gagawa kayo nito guys, gusto niyo siyang ilagay sa board, halimbawa ito, makapal na plywood, pwede niyo siya i-screw dyan. Yan, i-screw niyo. Pero sa akin kasi gusto ko yung ganito para nabibit-bit ko. Pag nakalagay kasi sa mga plywood to, board, hindi mo mabit-bit, basta-basta. So, try na natin guys yung ating bulb. Okay. Muna natin to. So, lagay natin yung ating bulb socket. Bali ito guys, yung pag gumawa ka nito guys, tatanda mo saan yung paglalagay mo ng bulb. Ah. Hindi pwede dito, hindi pwede dito lang. Kasi dito yung ginawa nating connection eh. So, ito. Mamarkingan mo lang siya ako. Lalagay ko siya ng marking dito na dito yung pwesto ng bulb. So, for the meantime, gawin natin ganyan. So, lagyan natin yung bulb. Saksak natin. Okay. So, ayan guys. Saksak siya. Ayan. Ayan, sinaksak na. Ito yung kanya. Ayan, pasaksak siya, no? Hindi pa siya, guys, si ilaw. Kasi walang short, eh. Ngayon, halimbawa, meron kang appliance na
May short. Alam mo, yan, kahit buksan natin yan, guys, hindi ilaw yan kasi walang short. Ngayon, kung meron kang titestingin na appliance, kung may short, sasaksak mo siya rito. Either rito o dito. Since wala akong ngayong appliance na sira, na short, ang gagawin na natin, pinaka kuha natin, gamitin natin pinaka sample natin na short. Ito na lang, guys. Pagdudugtungin natin dito. Normally, guys, kailan naka-off muna, guys, para kuha. Yan. Tigas ng wire natin. Yan. Yan. Okay, guys, na may power na siya. So, gaya na sinabi ko kanina, normally kapag yung mga ganito gagawin mo sa outlet na nasa ding pader, pag na short mo ng ganyan, puputok ang fuse. Kung di fuse pa yung nagamit nyo, kaya mag-open yung kanyo, yung circuit breaker para maprotektahan yung buong circuit. So try natin, guys. Yan, ito yung kunyari yung sample natin na short appliance na may short. Tingnan natin kung puputok ba siya o iilaw yung mobilya. Try natin, guys. So yun, umilaw yung mobilya, ibig sabihin na bypass niya yung short. Kasi parang naging fuse itong ano natin eh. Kasi ang normal fuse, kapag ganyan may short, puputok. Yung mga glass fuse na nakita nyo ganyan, yung kinakabit sa mga electronic parts, electronic gawa natin, halimbawa sa TV, sa mga radyo. Ito yung parang pinaka-fuse, pero hindi siya pumutok, di ba? So, ibig sabihin, safe yung gamit mo. Halimbawa, ito yung appliances mo, safe siya. Hindi siya puputok kasi yung kwan ng kuryente pupunta sa ilaw. Parang ginawala natin ng continuity. So yan ang pinaka principle ng tester na to, pinaka logic niya. Okay? So try naman natin dito sa kabila. Dito naman natin ilagay yung kwan. Testing. So ganun din. Okay. So okay yan, guys. Dalawa yung socket mo. So sa iba kasi gusto nila yung single one gang lang ang ginawa ko. 3 gang ay sana to eh. Kaya nga lang sabi ko sobrang mandami. Dito ko na lang gagawin yung test bulb ko, test light. So yan, nagawa natin, guys, ng modification. So kaya na, guys, bahala kung gusto nyong gawin ganitong style o yung style ng mga ginagawa ng ibang mga electrician natin o mga technician natin. Ito pala, guys, mayroon ako itong sirang transformer. Titingnan natin kung may short ito. Ang alam ko dati may short ito. Alam ko, parang natandaan ko may short ito eh. Tingnan natin kung totoo. Kasi nakalimutan ko na, tagal na itong nakatago na transformer. So yan, kinanik natin. Ito. Ito yung primary. So, tingnan natin kung may short. Hindi ko ginagamit to kasi hindi ko sure kung may short yan. Pero alam ko may short na kasi parang tinanggal kaya sa ano dati, sa UPS. Dito, guys, tingnan natin kung totoong, kung mapuprove niya yung short. So yan, nakakonek siya, no? Switch natin. Ayun, may short nga. So confirm, guys, may short itong transformer na to. Okay, guys. So, wala na ako ibang matatesting na may short. Yun lang, transformer, tsaka yung kaganina ito. At least na kuha natin, na prove natin na effective tong bulb test, light tester natin, para safe tayo, hindi natin basta-basta isasaksak yung kuha natin mga equipment natin na hindi natin muna padaanin dito, para malaman natin na walang short.
Okay. Okay. One more. Okay. Kung nagustuhan nyo guys itong video na to, paki like and share na lang. At saka paki subscribe sa akin channel, Nib TV. And press the notification bell para updated kayo sa mga next video ko. Okay. One last test. Ayan, may short. Okay guys, bubunutin natin itong kwan. Ayan, para makita natin na okay. So, ito na siya. Binunot na natin. Okay.